So ito na yung ating latest satellite imagery na makikita natin na kumikilos na pa Hilaga o Pakyat itong ating bagyong si Henry. At ito na yung magiging magandang balita dito sa mga kababayan natin sa may extreme Northern Luzon. Dahil nga nagpapakita na ito ng indikasyon na hindi na ito lalapit at inaasahan natin na magkakaroon tayo ng gradual improvement on weather dito naman sa may Luzon area habang umaakyat itong ating bagyong si Henry. As of 4 p.m., ito yung tinatayang nasa layong 350 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. So, bahagya pa rin ito humina at nagkaroon na ng hangin na aabot ng 155 kilometers per malapit sa gitna at may pagbugso na 190 kilometers per hour. Ito ay kumikilos ng pan-northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. So, kung patuloy ito kikilos pa Hilagang Kanluran, inaasahan nga natin, base sa ating latest track na ito ay magkakaroon na siya ng pahilagang galaw at inaasahan natin na madaling araw ng Linggo ay lalabas na ito ng ating area of responsibility. At base rin ating forecast track, makikita natin na ma-maintain na ng Henry ang kanyang typhoon intensity habang ito ay babaybay papunta rito sa pagitan ng Japan at ng China area. Sa ngayon, nakataas pa rin ang babala ng bagyo bilang dalawa dito sa Batanes Province at signal number 1 naman dyan sa Babuyan Islands, northeastern portion ng mainland Cagayan, which is the Santa Ana, Cagayan. So, ito na yung mga areas na direktang naapektuhan ng hangin na dala ng bagyong si Henry. Sa ngayon, nakataas pa rin ang ating gale warning dito sa mga baybay ng Batanes, Cagayan, Isabela, Aurora, at buong baybayin na nga ng Ilocos Norte. Kaya patuloy natin pinapaalalahanan ang ating mga kababayang mangisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat sa mga nabanggit na lugar na huwag mo nang pumalaot over the weekend habang ang kumikilos papalayo itong ating bagyong si Henry. And para naman sa ating track and intensity forecast, so makikita natin na maintained ang intensity and it will continue moving slowly on a northwest or north-northwest today through tomorrow early morning and gradually, so makikita natin dito na, so yung distansya ng mga posisyon ay masyado maliit, ibig sabihin mabagal, pero dahan-dahan na siya ang gagalaw. So dahan-dahan itong bibilis, papalayo ng ating area of responsibility. So still yung ating scenario, may exit par, pinakamaaga na bukas ng gabi or hanggang Sunday ng madaling araw. So, inaasa pa din na mag-ihina ng bahagya. So, 155 from 185 and so on and so forth. So, ay bahagyang ihina. Ngunit, kapag ito ay palabas na ng ating area of responsibility, ito ay mag-gain ulit ng lakas. Ngunit, nakikita natin, base sa ating current analysis, hindi na ito aabot ulit ng super typhoon category. So, typhoon na siya hanggang sa makalabas. Then ngayon, dahil sa pinagsamang epekto nitong bagyong Henry o yung trough ng bagyong Henry at itong ating habagat, may nakataas ngayon na rainfall warning o na orange level dito sa Zambales, samantalang yellow warning naman na nakataas ngayon sa Tarlac, Pampanga, Bulacan, Bataan, Rizal, Cavite at dito sa Metro Manila. Kaya pinapayuhan natin ating mga kababayan na maging alerto lalo na sa mga naninirahan sa mga mabababang lugar o sa gilid ng ilog sa mga magiging epekto ng mga pag-ulan na inaasahan natin dito sa mga nabanggit na lugar. And for the heavy rainfall naman dala ng bagyo, meron pa rin tayong inaasahan na moderate to heavy rains o to moderate to heavy with the times in 10 rains dito para sa Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, Apayao, and Abra. Ito ay dala pa rin ng ating bagyo. Samantalang light to moderate with the times heavy rains naman sa may Cagayan, nalalabing bahagi ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region. Bukas, may mga pag-ulan pa rin tayong inaasahan dyan sa Batanes at light to moderate naman dyan sa may Babuyan Island. On our severe winds, so nararamdaman natin, even dito sa Metro Manila, may mga pagbugso ng hangin. So in the next 24 hours, may mga paminsang-minsang bugso ng hangin na maranasan din sa Metro Manila, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, at nalalabi pang bahagi ng mainland Cagayan. May mga pagbugso ng hangin na inaasahan nga natin dahil sa habagat at yung mga pag-ulan na ating inaasahan din sa susunod pang 3 hanggang 6 na oras.